Okay, take two. Take two na po ito kasi kanina po nandun po ako sa may house, no? Tapos biglang may dumaan na naman na ang lakas-lakas ng patugtog, no? Kasi po, bakit po kaming mga vlogger umiiwas po kami sa malakas na patugtog? Eh, baka po kasi tamaan na naman tayo ng tinatawag na copyright claim. At kung nahirapan ka na pagod kang gumawa ng isang video, tapos makaka-copyright claim lang, sakit po sa loob, hindi po ba? Okay, so let's proceed. It's so sad, no? Dahil ang dami pong nalilito. Nako-confuse, ano ang rapture sa second coming? Okay, yung rapture po, ito po yung tinatawag the day of Christ. Okay, this is the day of Christ where Jesus will meet us sa air. Suspended siya sa air, hindi po tatapak ang mga paa niya sa kalupaan. Okay, the day of the Lord is the second coming. At ito po ang tututukan natin ngayon. That's why I need you to please for a while pull out your Bibles. Tapos sabayan nyo naman ako sa pagbasa. So, para wala namang mag-a-accuse na, hey, yung mga sinasabi ko, wala sa kasulatan. Okay? Dahil ang gusto ko, lahat po ng binabanggit ko, mapatunayan na naka-base sa Bible, sa banal na kasulatan nga. Ano po? Okay? So, malungkot nung nag-strike po ang COVID-19, mga 3 taon na po mahigit na nakararaan, mag-aapat na nga po sa Marso. Marami pong nagimbal, marami nag-assume na ito na naman yung apokalipsis, tipong natutupad na and all that. Especially last 2 years ago mahigit nang lumabas na yung tinatawag na gamot dito or yung bakuna, vaccine, no? Lalong tumindi yung mga speculations that once you take the vaccine, ika ay madadam na forever sapagkat ika yung vaccine, yan na raw yung tinatawag na mark of the beast. Alam po ba ninyo, masyado akong nagalit noon, nalulungkot ako, nagagalit, mixed emotions. Ako po ay nagka-COVID at hindi po biro. Yung tatayo lang ako para pumunta sa CR, matutomba na ako. Matutomba ako. Pero pinilit ko, minsan may nag-abot ng bill. So sabi ko, ako nang kukuha, sabi ko sa daddy ko. So ako nang kumuha, pinilit kong kunin yung bill ng kuryente. Pero nagsisigsag po ako. Pero nakuha ko rin po sa biyaya ni Lord. Mahirap po magka-COVID. Kaya nung lumabas ang gamot ng COVID, talagang nagpasalamat po tayong mga tao. Ako po'y tinamaan ng COVID November ng 2020. Okay? At lumabas yung vaccine early 2021. Magaling na po ako noon. Kaya nung lumabas po yung vaccine, sabi ko, Lord, thank you. Meron po kayong provision. At alam ko itong COVID na ito masusugpo na. Akalain po ninyo yung provision ng Panginoon na vaccine pagbibintangan ng mga taong mark of the beast. How sad. Dahil hindi po nila alam i-divide ang scripture, yung proper hermeneutics na tinatawag, rightly dividing the word of truth. Yung kabutihan ng Diyos ni Lord Jesus Christ para sugpuin nga itong COVID-19 na ito ay pagbibintangan nila na isang masamang bagay dahil ina-assume nila ito na yung mark of the beast na ano, pag utos ika ng Antikristo. Unang-una, kung yan ang mark of the beast, nasaan yung Antikristo? Hindi ba? Wala. Wala. Hindi po biro ang Great Tribulation. Bakit gusto nyong maiwan dito? Hindi ko po maalam doon sa mga ibang Kristiyano na naniniwala sa mid-trib tsaka worse, post-trib. Ano pong problema? Bakit gusto nyong maiwan dito? Ayaw nyong ma-rapture kayo? Ako, tanong ko lang po sa inyo, no? But still, and yet again, hindi ko po kayo i-purpose. I will not going to persuade you if you don't want to believe the truth. Hindi ko po sasabihin na views lang ito sapagkat ito po ang truth. Sabi ng Bible, hindi po tayo destined, tayo mga believers, to suffer wrath. Tayo po ay destined para i-meet si Jesus sa air, para iligtas po niya. Tandaan po niyo, minakalagay sa Bible, at just the proper time, Christ died for us. Ganon din po, at just the proper time, Jesus will rescue us from the coming wrath. Ano po ba yun? Tribulation. At yung second part, Great Tribulation. Hindi po yan biro. So, ngayon, if there are some, which is I know marami,
against o nagko-comment ng mga ill words, mean words, you know, napansin po nyo, I'm not making a comment regarding that. Silent lang ako. But I'm praying, Lord. Ikaw lang ang makapagbubukas sa kanilang nadidiliman na kaisipan. Nadidiliman po sila. Ako. You open it, Lord. Open it. Let them see your goodness, your grace, your power. Sapagkat ang buhay ng isang believer ay very powerful because of what Christ has done for us. Ngayon, if you believes those lies na mag-undergo ng tribulation ang isang mananampalataya, you're not believing the goodness of God at all. Because, anong klaseng kaisipan yan? Nasaan ang isip ng mga nag-iisip ng ganyan? Bakit gusto ninyong mag-undergo sa tribulation and worse, sa great tribulation? Lack of understanding, lack of reading the Bible. I mean, they're reading the Bible, of course, but meron silang, kung binabasa nila ang Bible, meron na agad silang conclusion. How about reading the Bible ng buo? I-set aside mo muna yung conclusion mo. Read it according to context and rightly dividing the word of truth. That's it. That's it, my beloved friends, my beloved Christians in the Lord Jesus Christ. Mga Kristiyano tayo, mga born again Christians po tayo. Hindi po intention ng video ito na makipag-away, makipaggulo. Ang ano lang, siguro ang video pong ito ay patanong lang po na nagtatanong. Bakit po ba gusto niyo mag-undergo ng tribulation and afterwards, the great tribulation? Anong problema po? Understand the Bible. Understand the context. We will not suffer wrath. Hindi tayo itinakda para mag-suffer ng puot ng Diyos. Pitong mangkok. Hindi po ba? Yun yung pitong mangkok na puot niya? Eh, hindi po niyo ah. Kalooban niyan for us. Ngayon, may nakalagay po rito sa... Nakaready na po ba yung mga Biblia ninyo? Basahin natin yung pinaka-main verse natin. Ang mga talata pong ito, ito yung mangyayari ha, bago dumating yung wakas. Kasi ang pinakawakas ng lahat, mangyayari po sa second coming ni Lord Jesus Christ. Matatapos na po ang lahat, yung pinakamalakas na lindol, in fact, mangyayari po sa Great Tribulation. Kaya yung mga big one and all that, small one lang yan. Small ones lang yan. Wala yung compared dun sa big one na talaga na ipupuot na ng Panginoong Hesukristo pagdating ng Great Tribulation. Basahin natin ang Bibles natin. Nasaan po yung mga Bibles po ninyo? Hindi po naman po nakikita, pero at least I know you're holding one right now. Para sabayan po ako. I'm really hoping you're holding one right now. You're holding your Bibles right now. Nandito po ito, syempre, no? Matthew 24. Alam naman natin ang Matthew 24. Ito po ay, ano, ito yung katapus-tapusan ng kalahat-lahatan. Kapuspusan ng kalahat-lahatan. Katapus-tapusan ng kalahat-lahatan. Matthew 24, okay? 29 to 31. It won't take long. Only 3 verses. Just have to be patient. And pag nagbabasa po ba kayo ng Bible, teka, ito po ba ininanamnam ninyo para maging malusog kayo? O just basa, parang report lang sa school na patatayuin ka, magbabasa ka, wala sa loob mo. It's not like that. Okay, basahin po natin. Matthew 24 verses 29 to 31. Sasalin po ng The Living Bible, favorite na salin ko po. 29 to 31, it says. Matthew 24, 29 to 31. Yan, malinaw ah. Immediately, after the persecution of those days, the sun will be darkened and the moon will turn black. And the stars will seem to fall from the heavens and the powers overshadowing the earth will be convulsed. Parang konvulsyon, no? And then at last, the signal of my coming. Yan, maliwanag po sa The Living Bible. Ha? Sino yung darating? Ang Diyos ng mga Diyos, ang God of God, si Jesus. Sabi niya, and then at last, maingay po yung aso. And then at last, the signal of my coming will appear in the heavens and there will be deep mourning all around the earth. Katapus-tapusan ng kalahat-lahatan, kapuspusan, katapus-tapusan ng kalahat-lahatan po yan. And the nations of the world will see
And the nations of the world will see me arrive in the clouds of heaven with power and great glory. That's the Lord Jesus Christ himself. Wala nang iba. The God of gods. The God of the Milky Way. The God of the universe. Jesus Christ. The Lord Jesus Christ himself. And, ito na yung 31. And I shall send forth my angels with the sound of a mighty trumpet blast, and they shall gather my chosen ones from the farthest ends of the earth and heaven. Ito na po yung paghihiwalay ng masama sa mabuti. Malamang alam na po ninyo kung ano po yung nangyari noon. Ito po yung final war ng Gog at Magog. Hindi po yan ang topic natin. No? Ito yung pakikipag-war ni Satan sa Diyos, sa God of Gods na si Jesus Christ. The God of the Milky Way, the God of the Galaxy, the Lord Jesus Christ himself. So, ito po ang nakita natin dito. Siya po ay darating na at ang kapuspusan, katapus-tapusan ng kalahat-lahatan ay magaganap na. May katapusan ba ang mundo? Opo, may katapusan po. Kaya kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the love and wonderful grace of the God of Gods, the God of the Milky Way, the God of the Universe, the Lord Jesus Christ. Thank you, and Jesus truly loves us all.